Right, yan isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? So sa pagkakataong ito po mga kapatid at mga kaibigan, meron po tayong tatalakaying topic sa pagkakataong ito. Ito po ay patungkol po sa isang vlogger, no? Sikat na vlogger din po ito na kinakailangan talaga na pansinin natin at sagutin din natin ang kanyang mga aligasyon o mga maling paratang at ang maling pagkakaunawa po sa pananampalatayang Katoliko. We will talk about sign of the cross po mga kapatid. Kasi sabi niya, no, wala daw sign of the cross sa Biblia. At sabi niya, no, mga kapatid, ay dapat ang paniniwalaan natin ay yun lamang na naaayon po o nababasa sa Biblia. Kapag hindi daw nabasa sa Biblia, eh wag na wag paniniwalaan. We will see kung ito ba ay tutugma po mga kapatid sa kanyang claim, no. Ito ba ay tutugma sa kanya mismong gustong mangyari? So, pakinggan po natin mabuti mga kapatid itong si CG David, no, sa kanya pong pahayag patungkol po sa pagtutuligsa naman sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po. May nagtanong po sa akin, CJ, bakit kayong mga Christian born again kapag ka nagdarasal kayo ay hindi kayo nagsasign of the cross, kagaya namin? So ikaw naman na nakikinig ngayon, kapag nagdarasal ka ba, nagsasign of the cross ka din ba muna bago magdasal? Ito po mga kapatid, no? Sabi ni CJ David, may nagtanong daw sa kanya na bakit daw yung mga born again Christian kapag nananalangin ay hindi daw nagsasign of the cross. Tinanong din ni CJ mga kapatid, no? Kapag nananalangin ka ba, ikaw ba ay nagsasign of the cross? So, pwede bang tanongin din kita, bakit ka naman nagsasign of the cross bago magdasal? Alam mo ba yung purpose, bakit ka nagsasign of the cross bago magdasal? Itong tanong ni CJ David, actually mga kapatid, no, sa lahat ng mga Katoliko ngayon, kinakailangan talaga na alam natin kung paano sagutin ito. Do we really know what the purpose, bakit po tayo ay nag-make the sign of the cross? No? Dapat alam po natin yon. Kasi kung kapag hindi po natin alam yan, lalabas talaga na ang kasinungalingan ni CJ David sa social media ay po pwedeng paniwalaan po yun. Dahil we do not know, we don't have any knowledge about our Catholic faith in making the sign of the cross. For sure, sa mga nagsasign of the cross sa inyo bago magdasal, ay hindi nyo rin naman talaga alam ang pinaka-purpose of... Ayan, grabe sa kasigurado, no? For sure, sa mga nagsasign of the cross daw. For your information, CJ David, no, wag mong lahatin. Wag mong lahatin kasi hindi porke nakakabasa ka ng Biblia ay lahat alam mo na. No, no. Hindi lahat ng Katoliko ay walang alam. So, sana, doon ka muna pumunta sa mga nakakaalam. So, nandito po kami. No, alam po namin what is the reason why we make the sign of the cross. And hindi po yan gawa-gawa lamang o imbento lamang. So, yan po ay mayroong mga basihan. Hindi po kagaya ng paniniwala mo na sa laway mo lamang, no, binabasihan. Pinaka-reason ng sign of the cross bago magdasal. At baka ikaw nga mismo napapatanong ka, ano nga bang purpose nun? Bakit nga ba dapat mag-sign of the cross muna bago magdasal? Ayan. So, sa'yo, sa yung side. At sinasabi ko po, hindi lahat. Kasi meron na mga talagang Katoliko na nag-sign of the cross siya, pero hindi niya alam ang reason. That's why we are here. Nandito po yung mga apologetics na handa pong... magturo, no? Meron pong apologetics na itunuturo para po sa pagpapaliwanag, no? Those apologists na nagtuturo po ng apologetics ay nagpapaliwanag po yan, why we make the sign of the cross? A very basic po yan na nakatanungan. So, that entrance of prayer, no? Before making a prayer, so, nag-sign of the cross muna. May mga rason po yan, si David, no? Mamaya, malalaman mo yan. In hope na matanggap mo, ha? At sana hindi bumalik sa iyo o hindi maging boomerang ang mga argumento mo na ilalatag mo ngayon dito. Or siguro ang isasagot naman ng karamihan sa inyo kaya kayo nagsisign of the cross bago magdasal kasi ito yung tanda ng pagiging Kristiyano. Eh tama naman talaga. May idea naman pala siya na siguro ganito. Tanda naman talaga yan ng pagiging Kristiyano ang pagsasign of the cross mamaya. No? That is one of the reason why we make the sign of the cross. Because we are a true Christian. So those do not make the sign of the cross that claim to be Christian is fake. Yan ha? Those who claim that they are Christian but they do not make the sign of the cross, they are all fake. Dahil nga yung salitang cross ay galing sa simbolo ng pagkapako ni Jesus Christ sa cross.
So obviously, ito pong sign of the cross ay nakuha ng mga Katoliko sa pagkapako ni Jesus Christ sa cross. So dahil Kristiyano kami, kapatid, no? That's why we follow what is Christ being portrayed sa amin. Eh, ikaw, are you follower of Christ or who do you follow? No? Bakit ang mga Christian born again naman or yung ibang religion na Biblia din ang hawak ay hindi po nagsa-sign of the cross bago magdasal? Alam niyo po ba kung bakit? Sige. Sagutin ko po yan, kaya pakinggan mo ito mabuti. Kung mapapansin po natin sa Bible, ang mga propeta po ay nagdasal. Amen po ba? At si Jesus Christ ay nagdasal. Amen? At yung mga disciples ni Jesus Christ ay nagdasal. Tama po ba? Pero kung mapapansin po natin, ang mga propeta ng Old Testament, wala pa silang idea patungkol sa pagkapako ni Jesus Christ sa cross. Oh, sinagot niya na mismo, mga kapatid, no? Sabi niya, ang mga prophet daw sa Old Testament, yung mga servant of God in the Old Testament, mga kapatid, ay nagdadasal. Amen po ba? At sabi niya, wala silang idea sa pagkapako ni Kristo. Well, actually, kung mahina siguro ang analysis ng isang nagbabasa ng Biblia, ganito talaga yung kanyang interpretation na wala daw, no? Kasi prophesize nga eh, na-prophesize ang pagkakapunta dito ng Panginoong Jesucristo sa cross, na-prophesize din ang pagpapapako niya sa cross. Ipapaano mo sasabihin ngayon that the prophet do not know about the crucifixion of Christ, about the suffering of Christ? So, isa po yung kalapastanganan sa pagbabasa o pagtuturo po ng Biblia na ikaw mismo ay nag-deliver ng mali. Kaya nga sa Galatians 1:8 po, mga kapatid, no? Delikado po ang mga taong yan, no? Napapahamak talaga ang gumagamit ng Biblia sa maling konteksto nito. No? Siya na mismo nagsabi, mga kapatid at mga kaibigan, na the Old Testament, hindi pa nga napako si Kristo sa cross. At ang inahanap niya ay yung mga sa Old Testament ay dapat na yung nagsa-sign of the cross din. Nako naman. So, sana talaga, no? Unang-una, sana talaga, inunawa muna kung ano ang tinatawag nating sign of the cross. Pag sinabi kasi natin, mga kapatid at mga kaibigan, na sign of the cross, this is a mark. No? Marka po yan sa ating katawan. No? Marka po yan ng kaligtasan. Dalawa lang po kasi yung marka na mababasa natin sa Biblia. The mark of salvation and the mark of damnation. The mark of salvation is the cross. The mark of damnation is 666. So, dalawa lang po yan, mga kapatid. Anong markang meron ka? Kung wala kang mark of salvation na sign of the cross, so, ewan ko na lang kung anong markang meron ka. Even yung mga disciples ni Jesus Christ ay hindi pa nila nakikita na si Jesus Christ ay papako sa cross, pero nagdasal na po sila at that time. So meaning to say, yung idea ng sign of the cross bago magdasal ay hindi pa uso sa kanila, hindi pa uso sa mga man of God sa panahon po ng Biblia. At even mismo si Jesus Christ nung nagdasal siya sa kanyang ama, hindi po siya nag-sign of the cross. So kung yung mga... Ito pa, isa pang bagay, mga kapatid. Kapag talaga mahina po ang analohiya ng isang tao, sabi niya, kahit daw yung Panginoong Jesucristo ay hindi daw nag-sign of the cross. Alam ba niya, o baka naman talagang mahina lang yung kanyang analysis dito, mga kapatid, na if you make the sign of the cross, we say, in the name of the Father and of the Son. Sino ba yung Son? Di ba si Jesus Christ? Eh bakit pa siya magsa-sign of the cross kung siya naman yung Son? So what is the purpose of sign of the cross? Yun sana ang dapat mo munang unawain at alamin bago ka nagko-comment dito, no? Bago mo sasabihin ang mga salitang yan, no, na unbiblical o walang basehan sa Biblia, ang pag-sign of the cross. Kasi, uulitin ko, those who claim that they were Christian but do not sign of the cross are all fake Christian. Yan. Those who claim na sila ay Kristiyano pero hindi po sila nag-antanda o nag-sign of the cross, mga peking Kristiyano po yan. Kasi ang totoong Kristiyano, dapat ay nag-sign of the cross po yan. Bakit ko po nasasabi? Mamaya po, mga kapatid, na ilalatag natin. Patapusin natin yung video nito nga si J. David na to. Ang karakter nga sa Bible, mga kapatid, ay hindi po nag-sign of the cross bago magdasal. Ayan. So, ang karakter daw sa Bible ay hindi nag-sign of the cross bago nagdasal. Sige nga. So sabihin mo nga sa amin, si J. David, mayroon ka bang mababasa na sinasabi ng Biblia na masama ang mag-sign of the cross bago magdasal? O di kaya bawal
ang mag-sign of the cross bago magdasal? Meron ka bang mababasa? Kasi sabi mo, kapag hindi nabasa, wag mong paniniwalaan. Meron ka bang nababasang ganyan para sabihin mo ngayon na unbiblical? No, sinasabi ba sa Biblia na bawal ang mag-sign of the cross bago manalangin? Masama ang mag-sign of the cross bago manalangin. Sige nga, kung may ipapakita ka, I am challenging you, dalawang question yan ha. Meron ka bang may ipapakita sa Bible na sinasabing bawal ang mag-sign of the cross? At meron ka bang mapapakita sa Bible na masama ang mag-sign of the cross? Sige nga, kung may ipapakita ka. Tayo naman po sa panahon natin, bakit natin kailangan mag-sign of the cross bago magdasal? So, siyempre, may mga rason yan. Sa iyo kasi, wala kang rason dahil hindi ka naman talaga gusto ng mark of salvation. Ewan ko lang anong marka ang gusto mong ilagay sa katawan mo. Kung hindi naman po inutos ng Biblia na tayo ay mag-sign of the cross bago magdasal, bakit natin ito kailangan gawin? Okay. Tanong ko sa iyo, dahil kiniklaim mo talaga, sinasabi mo na hindi inuutos ng Biblia na tayo mag-sign of the cross. Tanong, saan mo mababasa o mapipakita sa Biblia? Anong talata, anong kapitulo, anong versikulo, anong libro sa Biblia na sinasabi na mali ang mag-sign of the cross at masama ang mag-sign of the cross? May ipapakita ka ba? O baka chismis lang o laway mo lang yan? Hindi po natin ito dapat gawin kasi wala namang inutos ang Biblia na mag-sign of the cross bago magdasal. Dahil, hindi mo naman talaga alam kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. That's why, therefore, yan ang sinasabi mo ngayon na walang mababasa sa Biblia dahil hindi mo naman talaga nauunawaan yung Biblia. If you truly know what the Bible said, so hindi ka magkakaganyan. Oh, kasi merong Bible scholar na magpapatunay na mali ka. Pangalawa, kung wala ito sa Biblia, saan ang galing ito, yung sign of the cross? Or sinong nag-utos na dapat mag-sign of the cross bago magdasal? Eh di siguradong tao na yung nag-utos. So paano ba dapat magdasal? So, eto mga kapat, no? Sabi niya, sigurado daw siya na tao lang ang nag-utos ng mag-sign of the cross. Eto naman ngayon ang argumento dyan. You are using the Bible. My question, who wrote the Bible? Eh, bakit ka naniniwala? Dahil ang nagsulat ng Biblia, tao rin. Oh, bakit ka naniniwala? Eh, tao rin. O sino naglagay ng chapter and verse? Alam ko naman hindi mo tatanggapin, pero ang tanong ko sa'yo, sino? Ipapakita mo ba? Oh, dahil Katoliko ang naglagay ng chapter and verse, tapos ginagamit mo? You're quoting the Bible? Wow, hypocrite you are. No, grabe ka hipokrito ang taong ganyan po, mga kapatid. Napaka-hipokrito ng isang tao na gumagamit ng Biblia at ibinabato mismo sa nag-compile nito at sa naglagay pa ng chapter at verse nito, pinupukol pa at sinasabi na unbiblical ang teaching and practices ng simbahan na kung saan malaki ang utang na loob ng mga gumagamit nito. Oh, kita mo? So, pwede tayong tumingala sa langit kagaya ng ginawa po ng ating Panginoong Jesus o kaya pwede po tayong pumikit tapos tsaka tayo magdasal, tsaka natin kausapin ang Diyos. Pwede nating damhin yung presensya ng Diyos. So, hindi naman na kailangan mag-sign of the cross pag magdadasal. Ayan, para sa iyo, kapatid, dahil hindi ka naman talaga totoong Kristiyano. That's why hindi mo kailangan mag-sign of the cross. But for those who are genuine and true Christian, they make the sign of the cross. Yun po yung katotohanan. Yun po yung realidad. Yung sa iyo po ay personal perspective mo po yun. Personal opinion mo po yan. Hindi po yan nakabase kung nasasaad mismo sa Biblia. Sariling pagkakaunawa mo lang, galing lang po yan sa dila mo. No, hindi po yan galing sa turo talaga. No, kasi kung galing sa turo, sige, sagutin mo. Saan natin mababasa sa Bible na mali ang mag-sign of the cross bago manalangin? Pangalawa, saan natin mababasa sa Bible na masama ang mag-sign of the cross bago manalangin? Kung may maipapakita kang ganyan, saka ka pa lang mag-affirm talaga ng iyong stand na totoo. Para paniwalaan ka naman. Para may basihan ka naman. Hindi puro lang laway ang iyong pinagsasabi dyan. Hindi naman ito required. And that's the reason why kung bakit kami pong mga Christian born again ay hindi po nagsasign of the cross bago. Tapos ginagamit pa na Kristiyano ka, Christian born again ka, pero hindi ka nagsasign of the cross. Wow. Gaano ba ka eh? Grabe no, grabe ka, hipokrito po ang isang tao nang sasabing Kristiyano siya pero hindi niya pinararangalan si Kristo.
No, grabe. Bumagdasal. Lagi po nating tatandaan kapag ikaw ay isang Kristiyano at Biblia ang pananampalataya mo, kung ano po yung sinabi ng Biblia, yun lang po yung dapat po nating paniwala. Sabi niya, kung ano lang ang sinabi ng Biblia, yun ang dapat nating paniwalaan. Mamaya, meron tayong ipapakita sa kanya sa Biblia and hope na paniniwalaan niya ito. Pero, sana talaga, no? Ipagpanalangin natin, mga kapatid, na kapag nailatag natin ang talata sa kanya, siya mismo ay maniniwala na. Dahil sabi niya, kung ano ang nakasulat sa Biblia, yun lang ang paniniwalaan. Yun lang. So, ibig sabihin, Bible alone. No? Sa Bible alone pala na paniniwala po, mga kapatid, ay malaki na po ang diferensya niyan. No? Meron pong malaking error, no, sa paniniwala na Bible alone o sola scriptura. Actually, they just adapted sa five solas, no, one of the five solas ni Martin Luther. Isa rin pong monks ng Catholic Church before na nagtayo siya ng kanyang sariling religion o relihiyon, yung Lutheran. Talaga diyan nag-umpisa yung Protestantism. Lumago po yung Protestantism, no? Because it was also written in the Bible in 1 John chapter 2 verse 19 na dahil hindi sila tunay na kasama natin. Talaga dahil yun ang dahilan kung bakit sila ay nagsilabasan. No? Because they are the Antichrist, 1 John 2:18. So, totoo talaga, yung mga nagsilabasan po sa Iglesia Katolika na tatag ng Panginoong Jesucristo, they were the Antichrist. And they keep on destroying sa simbahan itinatag ng Panginoong Jesucristo. All the practices po ng simbahang Katoliko ay talagang sinasabi na unbiblical, tapos sinasabi pa na mali ang Catholic. Kung mali ang Catholic, huwag kayong maggamit ng Bible kasi yung Catholic Church was the one who compiled the Bible. Kung hindi ka naniniwala, problema mo na 'yun. Dapat pag-aralan mo rin, huwag kang uto-uto, kapatid, na kung ano yung pinasa sa iyo ng pastor na nagturo sa iyo, paniniwalaan mo lang, mag-aral ka. Be like those in Berea. Ano yung mga attitude ng mga taga-Berea? Sila po ay willing-willing na nakikinig kay San Pablo. Pero hindi lang po sila willing-willing dahil hindi sila uto-uto, no? Sila po ay willing-willing at sinasaliksik. Kapag willing-willing ka lang, uto-uto ka lang 'yan, no? Dapat nagsasaliksik, be wise, kapatid. No? Be wise. Para naman talaga na maging tama, accurate ang ating pong pinagsasabi. Okay? Yun lang po yung dapat nating sundin. Yun lang dapat. Kapag wala sa Bible, wag po nating gawin. Yan, kapag wala sa Bible daw, mga kapatid, wag nating gawin. Okay, ang tanong, nasa Bible ba sinabi na masama ang mag-sign of the cross? Wala sa Bible. Ibig sabihin, hindi masama. Gagawin namin. Sinasabi ba sa Bible na bawal ang mag-sign of the cross? Hindi sinasabi. Hindi, gagawin din namin. Ikaw kapatid, no? Sarili mo mismong ideya, hindi mo alam kung paano yan uunawain. Ayan, sinabi mo na mismo yan. Kaya, yung challenge question ko sa iyo, sana talaga imakita mo o maipakita mo ang sagot. Saan sa Biblia sinasabi na bawal ang mag-sign of the cross? At saan din sinasabi sa Biblia na mali ang mag-sign of the cross? If you can show your evidence, no? Diyan pa lang tayo maniniwala kapag may ebidensya na. Kasi ikaw mismo sabi mo, hindi mabasa Biblia. Hindi mo nga nabasa. Bakit mo ngayon itinuturo? Ayan. Kapag ka nasa Bible naman, hindi yun po yung gawin nating pananampalataya. Again, ang pagsunod natin sa Diyos, hindi po dapat na... Ayan, kapag nasa Bible daw yun ang gawing pananampalataya, i-take note natin yung mga kapatid, ha? Nakabase sa sinabi ng tao, dapat po nakabase sa salita ng Diyos. Ayan. Wag daw dapat nakabase sa sinabi ng tao, dapat sa salita ng Diyos. Ayan. Okay, sige. Accepted yan kasi kami naman ay naniniwala na dapat ang pananampalataya nakabase sa salita ng Diyos. May salita talaga ang Diyos na hindi mo rin magugustuhan, no? Kaya nga, you are just selecting of what you want. Yun ang sinasabi kasi ni San Pablo kay Timoteo, na darating talaga ang araw na ang mga tao ay tatalikod sa totoong aral. So, maghahanap sila ng sarili nilang pagpapakinggan. Yung gusto nilang pakinggan, yun na ang kanilang papakinggan. Pero yung katotohanan, wala na sa kanila. Ngayon, nangyari na talaga, no?
na sarili lang nila ang kanilang pinapakinggan ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, they do not base on the truth and the fact na sinasabi po, na talagang sinasabi ng Diyos. Kasi sa Biblia, taliwas po sa prinsipyo at paniniwala sa Biblia, yung Biblia lang ang basihan ng katotohanan. Bagkus the Bible said also that the church is the pillar in foundation of truth. So paano mo babaliin yan? So what church na sinasabi ni Kristo? Hindi naman yan born again church kasi kailan lang yan, no, na itayo yung born again Christian, no? Kailan lang natayo, no? Nauna pang naitayo ni Martin Luther ang kanya pong Lutheran. So minta sa iyo, just adapt what is the practice and teaching of Martin Luther before, no? Yung kaya nga saliksikin, kapatid, no? Huwag mapauto. Kasi kapag uto-uto ka, kung anong sinabi sa iyo, 'yun lang ipapasa mo. Hindi mo na pinag-aaralan. 'Yun. So, huwag tayong papauto sa kahit na sino man nagsasabi sa atin na tama sila, no? Kaya ito ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ay kailangan balansehin po natin, no? Timbangin po natin mabuti. Again, ang attitude ng mga taga-Berea po ay hindi lang po sila willing-willing nakikinig kay San Pablo sa pangangaral ni San Pablo, but they also search, no, for the truth. Okay? Kundi yung Biblia. So, yun lamang po. Ako nga pala si CJ David. Kung nagustuhan niyo po yung video na to, pwede niyo po ba itong i-share nang sa gayon ay maipanood po natin ito sa mas marami pang Pilipino na nagnanais na sumunod at manampalataya sa Diyos ng tama na ayon sa Biblia. Yan. So, i-follow daw siya, mga kapatid, no, na naayon daw sa Biblia. Naayon daw sa tama ang kanyang pananampalataya. Saan yung tama doon? Kasi hindi mo naman na ipapakita ang ebidensya mo doon, kapatid. Puro ka lang laway, no? Puro lang laway yung argumento diyan, pero wala namang bigat yung argumento mo. Oh, hindi mo nga maipakita kung saan yung reference mo, saan mababasa sa Biblia na mali ang mag-sign of the cross. Saan mababasa sa Biblia na bawal ang mag-sign of the cross. Wala namang ganun. And kung nagustuhan nyo rin po yung mga ganitong klaseng videos, pwede nyo po akong i-follow para po masuportahan ako at nang sa gayon ay makapaggawa pa po tayo ng mas marami pang video at mas marami pang aral ng Diyos. So maraming salamat. Shalom everyone. Peace out. Ayan. So, kapag ganyan po, mga kapatid, no, napakadelikado talaga na tayo ay mapabilang po sa mga taong alam po natin, no? Hindi naman po sila nagtuturo ng katotohanan. So bagkus po, mga kapatid at mga kaibigan, ang itinuturo po nila ay kamalian. Kamalian. Sabi niya kasi, no, wala pa daw na sign of the cross during the time of the Old Testament. Pero kung babasahin po natin ang Biblia, ay ganito naman po, mga kapatid at mga kaibigan, ang ating mababasa po. Basahin muna natin yung Ezekiel chapter 9 verse 4. Ito po. Pass throughout the city of Jerusalem, the Lord said to him, and put a mark on the foreheads of the men who signs and groan over all detestable practices committed in it. So, we have a very clear passage here na sinasabi, put a mark on the foreheads. Lagyan mo ng marka ang kanilang noo. So, ito ay translation lang po, mga kapatid, Holman Christian Standard Bible. Translation lang po ito, ha? So, therefore, hindi ito ang talagang original text nito. If we follow what the original text, so according to sa mga komentary po na natin pong may papakita dito ngayon, mga kapatid, ito po, sa komentary po natin. Tingnan natin. Bible commentary. Ito po, sa Bible commentary po ni Ellicott's commentary in English sa reader. So, here we can read, mga kapatid, ha? Pakinggan natin mabuti ito. Set a mark upon foreheads. The word for mark is literally a tau. Literal pala na tau. Kasi sa pag-aaral ko po ng Hebrew alphabet, mga kapatid at mga kaibigan, yung first letter po ay aleph at yung last letter po ay tau. Ang tau na ito po ay ang kahulugan, mark, sign, signal. So, sinasabi mismo sa Ellicott's commentary for English reader, the word for mark, yung lalagyan ng marka, yung word na mark yan, literally, a tau. So, ibig sabihin, literal na tau, sign, signal. Ngayon,
In the ancient writing, ang tao na ito po, mga kapatid, ay ganito. Basahin po natin, ha. The last letter of the Hebrew alphabet, this in many of the ancient alphabets, and especially in that in use among the Hebrews up to this time. Ginagamit pa ngayon, ha. And long retained upon their coins, ibig sabihin yung pinaka-original talaga, anong pagkakasulat ito? Was in the form of cross. Ayan. Yung tao pala, mga kapatid, is in the form of cross. Oh, much stress was laid upon this used to sign of the cross. Oh? Ito po, Ellicott's commentary for English reader. Sabi niya kasi wala daw sign of the cross sa Bible. Old Testament, meron pala. Ayan, oh. Much stress was laid upon the use of the sign of the cross as the mark of the divine grace by the older Christian writers, Tertullian, Origen, Cyprian, Jerome. Yan. It's very clear po, mga kapatid, pala dito, no, sa Ellicott's commentary for English reader, na ito palang Ezekiel chapter 9 verse 4 ay totoong sign of the cross talaga. Kaya, no, kasinungalingan po ang pagsasabi na walang mababasa sa Biblia na sign of the cross, even the Old Testament. Because meron po tayo, mga kapatid at mga kaibigan, na nabasa, na klaro, yun ay sign of the cross. Ellicott's commentary for English reader. No? Yung mark na sinasabi doon, sabi ni Ellicott, ay literally tau. Ang tau na yun ay ang kahulugan, mark, sign, signal. At alam nyo po, yung original na pagkasulat, no, ng pinaka matandang ancient na pagkasulat ng tao ay cross. Kaya nga sabi nito, ulitin natin, no, sabi ni Ellicott po, mga kapatid, do ito. Ayan, much stress was laid upon this use of the sign of the cross as the mark of the divine mercy. Ayan, so klaro-klaro pala, sign of the cross pala ang nandoon po sa Ezekiel chapter 9 verse 4, because ang mark po na inilagay sa forehead ay cross. That's why that is a sign of the cross. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, basahin niyo po yung buong Biblia from Genesis to Revelation. Dalawang marka po ang makikita po natin diyan, no? The mark of God and the mark of the devil, the mark of salvation and the mark of damnation. So pipili ka lang, saan ka? Doon sa mark of salvation, marka ng kaligtasan, o marka ng impyerno. Dalawa lang marka dyan. Kung ayaw mo mag-sign of the cross, ibig sabihin, pinipili mo ang marka ng impyerno. Okay? So, dalawa lang yung markang pipiliin natin. Mark of salvation or mark of damnation. Kaya, ito, puntahan natin, mga kapatid at mga kaibigan, ang reason why Catholic make the sign of the cross. Dahil ito nga, naniniwala tayo that this cross is the mark of salvation. At alam nyo po, mga kapatid, based on my personal experience, kasama po yung ating putihing pare na si Reverend Father Lester Villa, based po sa ating experience po, mga kapatid at mga kaibigan, ay napaka-powerful po ng cross o yung pagsasign of the cross. Nung napunta po kami sa isang lugar, sa isang paaralan na marami po ang na-possess, making the sign of the cross is a very effective na pagtataboy sa diablo. Kaya nga, those who hate the sign of the cross are of the demon, are of the devils. No? Mga kasamahan po ng diablo ang mga galit sa sign of the cross, ang mga ayaw mag-sign of the cross. Kaya, ingat-ingat po tayo, mga kapatid, no? Kailangan po talaga na ang totoong Kristiyano ay merong mark of salvation sa kanya. That is the sign of the cross. Alam niyo po, mga kapatid at mga kaibigan, sinasabi po kasi sa atin, no, na kapag nag-sign of the cross kasi, ito yung palaging binabanggit sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, we mention the name of God, no, mga kapatid. Talagang a very effective prayer, no? A short pero effective po na pananangin na
make the sign of the cross ang mga totoo talagang Kristiyano. Oh. Kung basahin po natin sa Tagalog, sa English, sa English version po, basahin po natin yung Matthew chapter 28 verse 19. Ito po, one of the reason bakit po tayo ay nag sign of the cross sa New Living Translation. Ito, New Living Translation po tayo na Bible, basahin po natin. Ito po ang ating mababasa. Therefore, go and make disciples all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, baptizing them. Ito ang rason bakit po tayo nagsasign of the cross. Because we were baptized in the name of God. Father, Son, and the Holy Spirit. And we put the mark of the cross in our body, mga kapatid. Because we believe in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the triune God. One and unity, Trinity. Yan. Nag-iisa lang po na mayroong tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, na siyang pinagbinyag sa atin. First reason, dahil to, talagang ito ay identity of a Christian. If you truly cares to be a Christian, dapat may mark of salvation ka sa'yo. Lagyan mo ng marka ng kaligtasan ang katawan mo. Make the sign of the cross if you are truly a Christian. No. Na hindi lang na sinasabi mo na ikaw ay Christian by name. Wow. Pero hindi mo naman pala kayang ipakita na ikaw talaga ay totoong Christian. Wala ka namang markang inilalagay sa katawan mo. So sa Old Testament pa lang meron ng marka na inilagay for salvation po, mga kapatid. At ito ay ginagawa ng simbahan. Siyempre, no, dahil naniniwala tayo sa nag-iisang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, we seal ourselves, no, bilang Katoliko, sinisilyuhan natin yung ating sarili, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At isa pa, as a Catholic also, no, aside from believing na ito ay identity natin po, mga kapatid, yung pag-sign of the cross natin, ito rin ay isang ipinapahiwatig sa atin ng Apostle Paul or Saint Paul, no, na sinasabi po dito, mga kapatid, sa Biblia in 1 Corinthians chapter 1 verse 18. I know very well how foolish the message of the cross sounds to those who are on the road of destruction. Ayan. So para sa mga foolishness, no? Mga foolish po, mga kapatid, ang mensahe ng cross, walang kabuluhan sa kanila yan. Who are on the road of destruction? Walang kabuluhan talaga, no? But we who are being saved recognize this message as the very power of God. Kaya nga, if you are tempted to commit any sin, make the sign of the cross. Itaboy natin ang diablo sa buhay natin. Then Father, Son of the Holy Spirit. Kaya nga, kahit na anong temptation sa ating isipan, no, I cast you out in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. You do not any authority in my self. No? Wala kang otoridad sa aking sarili. Ako lang. No? Dahil ako yung binigyan nito ng Panginoon. You can cast it out, mga kapatid at mga kaibigan. So, yun ang pinakamalaki at pinakamagandang privilege po, no, na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ito po, no, na ibinigay po sa atin na talagang tunay at totoo. Ito sabi po, no, mga kapatid, sa Tagalog, basahin muna natin. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan talaga, no, para sa mga taong naliligaw ng landas. Kaya nga, yung mga ayaw po sa sign of the cross, sa patuloy po na sinisiraan ng sign of the cross, yun po ay kahangalan sa kanila dahil sila ay naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Kaya sabi ko nga po, no, based on my experience po, mga kapatid, very effective talaga ang pag-sign of the cross. Very effective. So, kaya nga, every time na mapadaan po tayo, no, sa napag-aralan ko pong katekismo natin, if we cross to the church, sign of the cross,
to recognize that kinakailangan natin yung blessing ng Panginoong Diyos, no, Ama, Anak, Espiritu Santo. If we cross also to the cemetery, make the sign of the cross to pray for the souls who are there na inilibing ang kanilang katawan, ipanalangin ang kanilang mga kaluluwa. And then if we cross to the hospitals, we make also dapat, no, ng sign of the cross to pray for those who are in sick or for the healing of them. So yun po ang napakahalaga at napakaimportante na dapat nating malaman why we make the sign of the cross. Isa pa po, aside from ito ay kapangyarihan ng Diyos ang pag-sign of the cross, sinasabi pa rin sa atin po mga kapatid at mga kaibigan ni San Pablo sa 6:14 ng Galacia, ito po, huwag nawang mangyari sa akin ang ganon, ang pinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Saan ba siya namatay? Hindi ba sa cross? Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito ay patay para sa akin at ako na may patay sa mundo. So wala siyang ibang ipinagmamalaki po mga kapatid, no? Except the cross of Christ. Ito basahin natin sa Amplified Bible. But far be it from me to boast. Wala siyang ibang pinagmamalaki in anything or anyone sa kahit anuman except, maliban na lamang, in the cross of our Lord Jesus Christ. Maliban na lang sa cross ng Panginoong Hesukristo. That's why we make the sign of the cross. At huwag kang mahihiya na mag-sign of the cross. Huwag mong liitan, lakihan mo pa. No, ipagmalaki mo pa ang krus ng Panginoong Hesukristo. Dahil ito, mga kapatid, no, ang ibinigay sa ating malaking privilege ng Diyos na maging part, no, ng journey po ng ating Panginoon, no. Sabi nga ni San Pablo, except of the cross of Jesus Christ, of the Lord Jesus Christ, through whom the world has been crucified to me and I to the world. See? So dapat 'yun talaga yung ating isabuhay po, mga kapatid, na kailangan meron tayong marka ng kaligtasan. At ang marka ng kaligtasan yan, no other than, mga kapatid at mga kaibigan, ang atin pong sign of the cross or the mark that we put in our body, the mark of the cross when we make the sign of the cross. Yun po ang dapat nating tatandaan, mga kapatid at mga kaibigan. I hope na nadagdagan po ang atin pong kaalaman sa ating pananampalatayang Katoliko, especially sa pagtatanggol ng ating simbahan. At huwag po nating hahayaan na sirain, gibain ng sinuman ang ating pananampalataya ng mga taong hindi naman lubos na nakakaunawa. Muli po mga kapatid, no? Maraming salamat sa inyo, no? Sa inyo pong pagtangkilik at pagsubaybay ngayon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Prodeo et Ecclesia.